Hello everyone! Relax na ba tayo ngayon? Weekend is here! Iwan na muna natin sandali kung ano mang mga pangamba ang meron tayo para makapagpahinga rin yung isip natin. And as always, huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi ko pa kayo subscriber. At huwag nyo rin kalimutang i-click yung notification bell kasama yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Pagkatapos sabihin ni Senator Manny Pacquiao na psychologically imbalanced daw si Pastor Apollo Quiboloy, hindi na ito pinatagal ni Pastor Quiboloy at sinagot niya agad si Senator Pacquiao. Alam mo, nung nasa Amerika ka pa, yung mga abogado mo dito nagsasabi na ididimanda ninyo ako. Tinipon na namin lahat ang mga video ko patungkol sa issue na to. Nasa kami na ng mga abogado ko. Nireview na namin lahat. Na sinasabi ko sa iyo, natalo ka kay Ugas, matatalo ka na naman dito. O, ano yung didemanda mo sa akin? Plunder? Tinanong ka nga, hindi mo alam kung ano yung demanda sa akin eh. Libel? Ay naku, sanay ako dyan. O, handa na ako dyan. Yung mga video namin, handa ng lahat. O, yun ang pagbabasihan mo. Pag nagkakusa ka, you have the burden of proof. Patutayan mong sinisiraan ka. A public official ka pa naman. You are a duly elected public official and you have the responsibility to answer to the citizenry about any issue with regards to government money. Oh, and government projects. Eh, hindi ka sumasagot. Ang sayo, sinisiraan ako. Personal attack na naman ang ginagawa mo sa akin. So, nabi mo na hindi ka makikipagdebate sa akin sapagkat psychologically imbalanced ako. Saan mo nakuha yon? Meron bang medical clinic na kung saan nakakuha ka ng information na ako'y nagpatingin at sinabi ng isang medical doctor na si Pastor Apollo Quiboloy ay psychologically imbalanced? Sa sinabi mong ito, pwede rin kita i-demanda eh. Libelous ito. Oh, kaya mag-ingat ka sa sinasabi. Ikaw ang naninira. Hindi ako naninira. May karapatan akong magtanong kasama ng taong bayan sa mga proyekto ng gobyernong hinahandle mo, senador ka. Ikaw pa yung author. Oh, pagkatapos ngayon, sasabihin mo ako, psychologically imbalanced. Saan ka kumuha ng professional medical record na sinabing si Pastor Quiboloy ay psychologically imbalanced? Judgmental ka masyado, sa iyo lang yan. Ganyan ba yung senador at ganyan ba yung gustong maging pangulo ng Pilipinas? Ha? Oh, sinabi mo nung isang araw, hindi ako totoong pastor. Ito, hinamon kita. Patotohanan mong hindi ako totoong pastor. At sinabi ko na sa'yo, binigyan na kita ng hint. Pag-graduate ko ng high school, pumunta ako ng Bible school. 1 year, equivalent to 3 years ng training. Gumraduate ako. Mula noon, wala nang lingon. Wala akong ibang profesyon, wala akong ibang trabaho. Nangangaral lang. 19 years old pa ako noon. Ngayon, 71 years old na ako. Nangangaral pa rin ako. Walang humpay, walang hinto. Ipakikita ko sa iyo ang video library ko. Malapit ng 1,000,000 ang aking mensahe na naipangaral mula nung ako ay naging pastor. Ebanghelista pastor. Ikaw, kailan ka naging pastor? At sino ang nag-declare na pastor ka? Ako, meron akong patotong pastor ako. Both Bible School College training at spiritual, 6 years in 2 mountains. Tulad ako ni Moses, tulad ni Paul. Meron akong mga katibayan at nakikita niyo sa trabaho ko. Nandito. Ikaw, ano talaga ang profession mo? Mula nung ikaw ay nagpasimula na kumita ng pera, anong profession mo? Boksingero ka? Tapos,
nag-Bible study ka, kami pa nga ang unang nag-Bible study sa iyo eh. Pagkatapos nun, nag-declare ka, pastor ka na. Full-time ka bang pastor o full-time na boksingero? Ikaw ang hindi tunay na pastor. Kung tunay kang pastor, iniwan mo na lahat ang trabaho mo. Sabi niya kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Pakainin mo ang tupa ko. Pakainin mo ang maliliit na tupa ko. Iniwan lahat ni Pedro, nag-full-time siya. At hindi na nagtrabaho. Oh, Bilyamor kami, tamayong, saging kinakain ko, hindi ako nagtrabaho. Full-time ako sa kanya kahit mamatay pa ako. Ayan sana ang ididibati natin eh. Eh ayaw mo, eh di sasabihin ko na sa iyo. Oh. Tapos, nung ako nasa higpit na pangangailangan, lima lang kaming worker, nasa Bilyamor Street ako. Kinakain namin, sa gabi na kami pupunta sa wet market. Kasi hindi namin ma-afford yung mga presyong isda. Bulok na isda, bulok na gulay, halos itapon na. Binibigay na lang sa amin. Yun ang kinakain namin. Hindi ako nagtrabaho para kumita. Hindi ako nag-sideline. Full-time pa rin ako sa kanya. Hanggang ngayon. Yan ang tunay na pastor. Hindi lumilihis sa kanyang calling. Eh, ikaw pa, kuling-kuling lang yun sa iyo. Kuling-kuling ka lang eh. Oh, ang calling mo, calling ba yun? Yung calling mo, eh, hindi maintindihan yung calling eh. Calling mo, muksingero. Oh, nagsenador ka, sinabi mo, nangako ka sa bayan, pag ako na ibotong senador. Iiwan ko ng pagboboxing. Ha? Sabi mo, once I am elected as senator, I have to give up everything, including boxing, and focus on my job as lawmaker. Totoo ba yung sinabi mo? At tinutuhanan mo ba yung mga sinasabi mo? Wala kang pasalitang pinaninindigan mo eh. Wala, hindi ka nakakatayo sa mga sinasalita mo. Tapos pagkakatiwala namin ng 110 Pilipinos sa iyong kamay, sapagkat may ambisyon kang maging presidente. Naku, Manny. Maghunos dili ka. Ngayon, nabubulgar ang pagkatao mo. Hindi sinisiraan ka. Pinapakita lang sa taong bayan na wala kang paninindigan sa sinasabi mo. Pag diniin ka sa sinasabi mo, sinisiraan ako. Oh, sino ngayon ang psychologically imbalanced? Pangalawa, hindi ako boksidor. Hindi nabugbog yung ulo ko. Hindi ako tinamaan ng anumang suntok. Kaya yung ulo ko at yung utak ko, intact. Ikaw, ilan ba ang tumamang bugbog sa ulo mo? Eh, kay ugas lang, ang laki ng pasamo eh. Oh, yan, totoo yan. Kung psychologically imbalanced ang pinag-uusapan, eh, baka ikaw yun. Kasi nabugbog ka na ng maraming beses. Kaya hindi mo kayang pangatawanan ang mga sinasabi mo. So, andyan po mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, ayaw po ni Senator Manny Pacquiao na harapin ang mga isyong binabato sa kanya ng harap-harapan. Sabi niya, fighter siya outside of the ring and inside of the ring. Eh hindi niya kayang pangatawanan ang mga sinasabi niya. So, kayong mga supporters ni Senator Manny Pacquiao para magpresidente, mag-isip-isip na kayo. Mag-isip-isip na po kayo. Oh. Tapos tatayo ka bilang aming pangulo. Tapos mga international foreign relations, makikipag-usap ka sa ibang bansa about the Middle East, about geopolitical issues dito lang sa West Philippine Sea. Oh. Alimbawa, binomba yung dalawang barko natin. Pagkatapos ikaw ang presidente, anong gagawin mo?
Oh. Isa lang yung mga ito lang domestic issues natin. Oh, mayroong MILF, MNLF, BIFF, may Abusayap, mayroong salot na CPP and PNDF. Ganyan kahina ang utak ng magiging presidente. Pangangatawanan tayo. Lalong lalala itong mga lawless elements na to. Kaya ako lang hindi mo pwedeng harapin eh. Tapos ang sa iyo, puros personal na paninira. Psychological imbalance, hindi totoong pastor, ganyan ba ang Panginoon ang huhusga, ad hominems lahat. Huh? Personal attack. So, napakita mo sa taong bayan na hindi mo kayang pangatawanan at tayuan ang mga sinasabi mo. Yung sinabi mo, hindi ako tiwali, hindi ako sinungaling. Oh, ang dami kong issue dito sa iyo. Saan ka ngayon? Wala kang salita. Tapos ang paninira ko sa iyo, ang sinasabi mo, hindi kita sinisiraan. Magkakamali ka dyan. Matatalo ka sa kaso mo kung magkakaso ka sa akin. Ang sa iyo, sigurado, libel. Yun ang tuturuan kita, anong i-demanda mo sa akin. Hindi plunder, ha? Libel. Oh, alam mo ang elements ng libel kung ilan? Tatlong elements yan. Makaturuan pa kita dito. Makaturuan pa kita kung ano ang elements ng libel. Nireview na namin ang aking mga video lahat sa pagtatanong sa iyo sa issue nito. Tanong, hindi paninira. Ikaw ang hindi sumasagot sa issue. Oh, duly elected public official ka. Tapos nagtatanong lang kami dito. Ang iyong interpretasyon, sinisiraan ka. Conclusion mo yun? Ganun ka mag-conclude ng usapin? Sanang logic mo? Ako nag-guide pa kasi eh. Ginag-guide pa kita eh. Kung padala ka ng official mo dito, kinatawan, o kaya ikaw, paliwanag natin. Tulad nung kaibigan mo, MERS, business, nagpadala ng sulat dito, binasa ko. Oh. Nagpaliwanag siya. Binasa namin. E tapos ang issue niya. E ikaw, iba yung interpretasyon mo eh. O lumilihis ka talaga sa issue. E paano kang paniniwalaan ng taong bayan niya? Tapos, kakandidato ka sa pinakamataas na posisyon. Bumalik ka muna, pang barangay tangod ka lang. So, yun ang ating take dyan, mga kapatid, at sa mula kay Aaron ng Marikina City. Ulitin ko, I already said my point. I'm just a private citizen asking questions of public interest from a duly elected public official. Lihis ng lihis sa issue, ayaw sumagot. Pero, bubusisiin pa rin namin itong issue na to para may paliwanag namin sa taong bayan. Ayaw mo magpaliwanag, di kami na magpaliwanag. Oo, kasi nagtatanong ang taong bayan eh. Ang ating pakay dito, ang katotohanan. Huwag kayong lumihis, lalo na senador ka. Tapos tatakbo kang pinakamataas na posisyon. Huwag kayong mga taga-support nitong senador na to. Mag-isip-isip kayo. Okay. Ito yung sinasabi ko sa previous video ko na hindi basta-basta kapag ka ikaw ay nagsampa ng kasong cybercrime. At tulad nga ng sinabi ni Pastor Apollo Quiboloy, ang burden of proof ay na kay Senator Manny Pacquiao dahil siya yung magsasampa ng kaso. So kapag naisampa na nga talaga itong kasong cybercrime laban kay Pastor Apollo Quiboloy, dapat mapatunayan ng kampo ni na Senator Manny Pacquiao yung mga alegasyon ng paninira na sinasabi nila. At yung mga ebidensyang ipapakita nila sa korte ay dapat makapagpapatunay na ang mga ito ay talagang nakakapanirang puri.
at walang katotohanan. Siyempre, kasama rin dito na dapat identified ng kinasuhan nila yung sinasabing tao na sinisiraan. At kailangan mapatunayan din nila na ang intensyon kaya ginawa ito ng inaakusa nila ay may halong mali siya. So dapat present itong mga elements na ito kapag ka ikaw ay nagsampa ng kasong cybercrime at hindi ito madaling patunayan sa korte. At sa mga naririnig natin, kina Pastor Apollo Quiboloy at Senator Manny Pacquiao, dumating na rin sila sa puntong personalan na yung mga atake nila. Para kasi kay Pastor Apollo Quiboloy, bilang isang public servant si Senator Manny Pacquiao, subject to scrutiny ang isang public official o hindi ligtas sa pambubusisi sa mata ng publiko ang isang public servant. Kung kaya mapapansin din natin na yung mga binabanata ni Pastor Apollo Quiboloy kay Senator Manny Pacquiao ay yung mga qualifications ni Senator Pacquiao bilang isang senador. At para naman kay Senator Pacquiao, siguro iniisip niya na nagtatanim ng intriga si Pastor Apollo Quiboloy para siraan yung reputation niya. Kumbaga siguro ang dating nito kay Senator Manny Pacquiao, itong mga birada ni Pastor Apollo Quiboloy sa kanya ay parang isang mind conditioning na rin para magkaroon ng duda yung mga nakikinig sa kanya sa totoong credentials ni Senator Pacquiao. Kung sakasakaling ang matutuloy si Senator Pacquiao sa pagtakbo niya sa pagkapangulo sa darating na eleksyon, hindi maiiwasan na magkakaroon talaga ng debate ang mga kandidato at hindi rin maiiwasan na meron din talagang lalabas na mga siraan, lalong-lalo na during the campaign. At itong mga ibinabato sa kanya ni Pastor Apollo Quiboloy ay pwedeng gamitin ng mga makakalaban niya sa darating na eleksyon. Okay din sana kung sasagutin at magpapaliwanag si Senator Manny Pacquiao tungkol dito sa mga katanungan ni Pastor Apollo Quiboloy. Pero siguro din, baka may advice ang legal team ni Senator Manny Pacquiao na huwag nang sagutin itong mga ibinabato sa kanya ni Pastor Quiboloy. Unless siguro kung nasa proper forum sila. Katulad ng mga tanong ni Pastor Apollo Quiboloy tungkol dito sa Sarangani Sports Complex. Unless siguro may magsasampa ng kaso laban kay Senator Manny Pacquiao tungkol dito. O di kaya ay papatawag siya ng Senado para magpaliwanag tungkol dito. Tsaka pa siguro ito sasagutin ni Senator Manny Pacquiao. Kasi siguro din kung tatanggapin niya yung hamon ni Pastor Apollo Quiboloy na magkaroon sila ng isang debate, maaari din kasi na magkakaroon ito ng trial by publicity. At isa pa siguro, tingin din ni Senator Manny Pacquiao, hindi si Pastor Apollo Quiboloy ang proper authority para sagutin niya yung mga ipinaparatang sa kanya. Para naman sa akin personally, medyo napaisip din ako tungkol dito sa sinasabing ang 3.5 billion na proyektong ito. Although hindi lang kasi ako sure kung itong project na ito ay under nga ba sa DPWH or sa Philippine Sports Commission. Kung maalala kasi natin, 2019 nung pinirmahan ang batas para dito sa dalawang sports training centers na ito. At itong proyektong Sarangani Sports Training Center will be in coordination with the Philippine Sports Commission na tutulong sa proyektong ito. At kung maalala din natin, nitong July lang ng taong ito, naglabas din ng mga reports ang COA. At meron nga mga reports na inilabas ng COA na kung saan ay nakitaan nila ng mga deficiencies o pagkukulang yung ilan sa mga ahensya ng ating gobyerno. Sa ngayon kasi, wala pa tayong naririnig na report ng COA tungkol dito sa mga sports training centers na ito. O kung may pondo nga bang nai-release ang ating gobyerno para sa mga proyektong ito at naiwaldas lang. Kasi kung iisipin natin, imposibleng hindi ito masilip ng COA kung meron ngang anomalies na sinasabi na nangyari dito. Dahil unang-una, ang pondo nito ay manggagaling pa rin sa ating gobyerno at hindi maliit yung amount na pinag-uusapan dito. 3.5 billion ang pinag-uusapan dito. Pero ito ay naiisip ko lang naman. Pwede rin kasi na baka hindi pa nailalabas ng COA yung report tungkol dito or hindi pa nila nagagawa yung complete reports nila tungkol sa ahensya kung sino man ang in charge dito, kung DPWH ba or Philippine Sports Commission ba. Pwede rin kasi na yung 3.5 billion na kinukwestiyon dito ay para nga doon talaga sa Philippine Sports Training Center. At siguro kaya hindi pa ito naisama sa report ng COA ay dahil hindi pa nga siguro na i-release yung pondong ito at hindi pa kasi rin nasisimulan yung proyekto. Isa pa sa naiisip ko, kung si Senator Bongo ang chairperson ng Senate Committee on Sports, bakit wala siyang sinasabi tungkol dito sa mga sports center na ito kung meron bang anomalya na nangyayari dito? Hindi ko sinasabing tama itong mga sinasabi ko dito ha. Nagtatanong lang din ako. Kasi ako mismo naguguluhan na rin talaga ako tungkol dito sa issue ng mga sports training centers na ito.
Sa kaso naman ni Pastor Apollo Quiboloy at Senator Manny Pacquiao, mukhang malabo na na magkaroon pa sila ng debate. Dahil kahit gugustuhin man ni Pastor Apollo Quiboloy na makipagdebate kay Senator Pacquiao, kung ayaw naman ni Senator Pacquiao ay wala ring mangyayari. Dahil hindi rin naman si Pastor Apollo Quiboloy ang person in authority para mag-require kay Senator Pacquiao na tanggapin yung hamon niya. Ayon din kay Senator Manny Pacquiao, yung paninira sa reputasyon niya at yung pagpapakalat daw ng fake news, yun yung aasikasuhin niya. At para naman kay Pastor Apollo Quiboloy, sinasabi niya na wala siyang ginawang masama o wala siyang ginawang paglabag para sampahan siya ng kasong cybercrime. Ang nangyari tuloy, parang tungkol sa utak tuloy, yung naging patot sa dahan nilang dalawa. May kakulangan daw sa pag-iisip si Pastor Apollo Quiboloy ayon kay Senator Manny Pacquiao. At mahina naman daw yung utak ni Senator Manny Pacquiao ayon kay Pastor Apollo Quiboloy na hindi siya kwalipikado para sa mataas na posisyon kung hindi pang barangay lang. So tayo bilang mga taga-subaybay at taga-pakinig lamang, aantayin na lang natin siguro kung saan dadalhin ang dalawang ito sa mga bangayan nila. Aabangan din natin kung ano ang magiging epekto nito kay Senator Manny Pacquiao kung sakaling magde-decide siya na tatakbo sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. So again, maraming salamat sa panunood at maraming salamat din sa suporta nyo dito sa channel ko. Have a safe weekend everyone and God bless.